Hi guys! For today's video, magkakaroon tayo ng unboxing sa nabili kong drone. Ako ay super excited para makita kung ano ang laman dito at gusto ko din ma-share sa inyo kasi ito ay isang siguro gift for myself at hindi ko yun mabibili kung hindi din dahil sa inyo. Kasi syempre, paunti-unti tayong patuloy tayo nag-upload ng mga content sa YouTube at meron ding binibigyan na reward sa YouTube para sa atin. So, bilang mga viewers ko, gusto ko muna pasalamatan kayo for subscribing at sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So, dahil sa inyo, nakabili po ako ng drone. At itong drone na to is malaking tulong to para sa akin bilang feeling content creator para mas gandahan pa yung mga videos na ina-upload ko sa YouTube. Itatry ko lang naman kasi ako ay feeling lang. Ipakita ko na sa inyo itong nabili kong drone. Ito siya guys oh. Yung brand niya is DJI Mini 2. Which is hindi siya yung pinaka-latest na model ng DJI Mini. Kasi may nakita akong post ng brand na to na meron daw Mini 3 pero dito sa Pilipinas is hindi pa available. So, since ito pa ang available natin, which is maganda din naman yung brand, yung model, grinab ko na siya. Kung mapapansin niyo, naka-box pa siya at natanggal na yung plastic cover. Kasi tinanggal ko siya nung hindi ko kasi namalayan na may nagkaroon pala siya ng ng tubig. Kumbaga na nabasa siya ng konti, which is medyo natakot ako doon kasi baka biglang makapasok doon sa loob. Kaya tinanggal ko na siya agad, kaya huwag kayong magtataka na wala na siyang plastic cover. So, tulungan niyo ako at sana ay magustuhan po ninyo ang pag-unbox ko ng drone na to kasi excited din ako para ma-share ito sa inyo. So, first, bago pala tayo magsimula, itong nakikita niyo is yung bundle fly more combo pala ito. Kumbaga, hindi to yung standard na nabibili sa model na Mini 2 ng DJI. Kasi iba yung standard pricing ng model na to compared sa combo. Kasi dito sa combo, may mga accessories na siyang kasama, which is kung ito ang piniliin nyo, is mas makakamura kaya compared sa tingi-tingi sa pagbili ng mga accessories. So, syempre, naisip ko, kung hindi din ako bibili ng mas maganda at mas kompleto, hindi na ako masyado masasatisfied. Kaya, ito na lang pinili ko. May medyo mas malaki nga lang ang kanyang price compared sa standard na Mini 2 ng DJI. So, buksan na po natin. Okay. So, pagbukas, agad bubungad sa atin itong bag. Oh, tingnan ninyo ang ganda. Oh. So, ito siya. May cover po nga siya dito. Huwag muna natin tanggalin. Isa pang maganda, pag in-avail natin itong itong combo sa model, is may bag na siyang kasama. Kasi kung standard, sabi doon sa store na pinagbilhan ko is hindi kasama yung bag. Which is naisip ko, kasi sensitive ang drone, paano mag-make sure ko na safe ang material. Kaya sabi ko, mas maigi ng combo na lang ang bilhin ko para walang masyadong hassle at hindi masyadong sa isip ko na baka masira yung drone, kaya ganyan. So, ibuksan na po natin, ha? Kaya kung kayo ibibili, kung kaya naman ng budget ninyo ang combo, why not, diba? May bag na kasi siya kasama. Oh. Okay. Buksan na natin, ha? Pagbukas, ito bubungad sa inyo. May first packet dito sa taas. Ito muna buksan natin. Okay. Ah, okay. Ito pala yung sa loob. Wait. Oh, may extra propellers pala siya. Okay. Yun ang kagandahan. Kasi pag-gombo, may extra propeller siya. Which is makakatulong if in case masira yung propeller na naka-touch doon sa drone mismo. Ito yung mga extra lamang or sobra. Kasama siya sa combo.
So, 3 pairs. Then, itong tool na pwedeng gamitin pangkalikot doon sa drone. Next is itong manual. Yung manual na kadalasan na hindi natin din binabasa. Pero ako, since beginner ako sa, ano, sa drone, need ko itong basahin muna at paglalaanan ko ito ng oras para at least magkaroon ako ng mas clear na idea kung paano ko mas paingatan at mas aayusin ang paggamit ng drone. Kasi I'm a beginner. Beginner lang muna ako. Next one. Ayun. Ah, okay. Ito na yung controller. Yung controller. Okay, buksan natin. Okay! My goodness! Ito siya, guys, ah. Hindi siya mabigat. Sakto lang. I think, swak na swak to sa paggamitin ko na to. Hindi ko muna siya ano, kukumpo-kumponihin kasi medyo kabado ako at gusto ko pag ikumponi ko na siya, yung mismong itatry ko na siya, pali pa rin. Then, next one is, yun. Okay. Yung mga accessories, ito yung sinasabi kong hinabol ko din bakit combo ang binili ko. Kasi pag patingi-tingi akong bibili or ako bibili sa mga accessories ito, mas mapapamahal ako kasi pag isa-isa bibilihin ko, medyo may kamahalan daw. Kaya mas mabuti na rin na ito ang pinili ko. Una, nakasama dito is yung okay, ito. I think para to sa pag-charge. Yes, sa pag-charge to. Ipa-plug lang to sa outlet. Then, next one is yung mga connectors. Okay, very good. Connectors ko dito. Wait lang. Yun. May iba't ibang connectors dito na pwedeng gamitin. Okay. So, may iba't ibang connectors dito. May Type A, Type C, at saka para sa iPhone. Yes. I don't know kung Type A ito or Type B. Basta ito, pang iPhone to. This one is pang iPhone na connector. Extra siya. Then, ito is Type A or B. I don't know kung type A or B ito. Then, ito is type C. Type C ito. Ay, hindi po. Para pala ito sa, ano, sa pag-charge. This may option siya. Yes, may option siya. May isa pa. Okay. Yun yung last na nakalagay dyan sa, ano, sa accessories. Buksan natin lang. Okay, ito yung charging hub. Ito yung isa din na kagandahan dito sa combo kasi kasama na siya. At sa charging hub, may extra 2 batteries. May dalawang extra batteries dito na pwede mong gamitin if in case na lowbat na yung isang battery. Kasi alam nyo ba na yung battery na ginagamit dito is usually naglalast lang siya ng 20 to 30 minutes. Na pagpapalipad doon sa drone. So, ibig sabihin, pag may extra batteries ka, mas mag-enjoy ka at mas maraming mako-cover ka doon sa videos mo gamit ang drone. So, dalawang extra batteries ang kasama na dito. At dito sa charging hub na to, pwede kang mag-charge ng sabay-sabay na tatlong batteries. So, di ba? Medyo, kasi kung pwede naman ka mag-charge ng battery doon mismo sa drone, pero medyo sensitive kasi ng ating drone kaya mas maiging may sariling lugar or outlet na kung saan pwede dun lang mag-charge kasi baka biglang malingat ka kasog lingon mo may nakahawak na pala dun or dinagana na ng kapatid mo yung drone na sinacharge mo kaya mas maiging may charging hub na pwedeng gamitin mo para sa pag-charge ng battery sa drone. So yun din ang habol ko. Then last, syempre hindi mawala yung drone itself. So ito na nga, guys, oh. So ito yung laki niya. Pansin niyo, hindi siya talaga kaanong kalakihan. Kasi kung ko-compare niyo, asan na yung cell phone to? Ito yung phone to. Tapos ito yung drone. Tingnan niyo, oh.
hindi siya mas malaki pa ng onte yung phone ko kaysa sa drone na to. Tapos pansin niyo, parang may belt pa siya dito, oh. May belt pa siya naka-attach sa drone. Tapos isa 'yun sa naging kagandahan din sa combo. Bakit? Kasi kapag standard lang ang bilhin niyo, wala na siyang bag, 'di ba? Wala din siyang belt nito. Itong belt na 'to, sabi ko, malaking tulong 'to para pag-protect dito sa drone. So, try natin, tingnan ko lang. Anuhin ko lang 'to. I-morph ko lang para makita niyo din ang size niya pag naka ano na yung propellers. Okay, ito yung nasa front. Then ito yung nasa back. Okay, careful lang kasi baka masira. May mga naka-touch pa. Ito yung gimbal. Nandito yung camera. So, medyo sensitive din siya kaya may cover din siya bilang protection. Tapos sabi pa nga sa akin ng store, if ever tapos na daw ako magpalipad, tapos hindi ko nagagamitin, make sure daw na agad-agad itong kakoveran para maiwasan maalikabukan. Kasi ano, I don't know kung masyadong sensitive, pero feeling ko sensitive talaga to. Tapos ang kagandahan dito sa drone mini, sa DJI Mavic Mini 2 na to, 4K yung resolution ng video niya. Kasi yung ibang drone isaabot lamang ng 1080 yung definition. Ito 4K kasi pinaka, as of sa ngayon, yan ang pinakamataas na uri ng, or pinaka magandang uri na definition or resolution ng video na pwedeng i-cover mo. Actually, yun lang guys. At least nalaman, makikita nyo din ang difference kung bibili kayo ng standard na drone sa Mini 2 ng DJI compared sa combo na nasa box na siya. Thank you guys for supporting my channel at sa hindi pagsasawa sa pag-support, panonood kahit medyo hindi ako kagaling sa ganitong klaseng bagay, pero sige lang, darating din tayo dyan. I hope you like the video at patuloy niyo po akong susuportahan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at palike na lang din.